So what's up guys, magandang araw sa lahat. And today's video is kukunin ko lang yung pinaship kong koi fish. So galing Cebu City. So nag-invest na naman ako ng panibagong breeder na koi guys, kasi gusto ko medyo mag-upgrade tayo ng mga breeders. Yun. So ito lang na yung school sa amin guys. Sobrang lapit lang, mga 50 meters lang or wala pa siguro. Yan, sobrang lapit lang talaga. Yun. Tapos kung merong daan dyan na rough road, so pang limang bahay lang kami. Yan, matutuntun mo agad yan. And dun pala guys sa nagtanong about sa kanyang glowfish tetra na ayaw magbreed. So nagtry siya nagbreed, then ayaw magbreed daw ng kanyang glowfish na male. So yung ang advice ko lang dyan guys, pag nagbreed kayo ng glowfish, yung male natin na ayaw magbreed. So kumwari nagsit kayo breeding ngayon, tapos kinaumaga or kinabukasan hindi siya nagbreed, so hayaan nyo lang sila muna guys sa breeding cage nila. So pwede nyo sila bigyan ng pagkain pero konti lang, or pwede rin hindi nyo nabigyan. And the next day try nyo ulit kung nagbreed sila, kasi minsan yun yung ginagawa ko. Kumwari nagsalang ako ngayon ng tetra, no? So 7 pair yung sinalang ko, or 4 na pair yung sinalang ko. So meron dyan na mga glow tetra na hindi talaga nagbreed, or lagi natin sa 4 na pares na linagay ko, 3 lang yung nagbreed, so yung isa hindi nagbreed. So yung ginagawa ko guys is tinatanggal ko na yung mga nagbreed na mga tetra, tapos yung hindi nagbreed na tetra is hinahayaan ko lang sila muna dyan sa cage, kasi meron time na or nanibago sila sa lugar yun. Tapos meron din time na parang kumbaga kinikilala pa ng male yung ating female, or si female kinikilala yan pa si male, mga ganong bagay. So yan yung ginagawa ko guys, na hinahayaan ko lang muna sila. After one day check ko ulit yan kung nagbreed na. So yun, pinamaugahan ulit, nagbreed na sila. Pero pag wala pa rin guys nangyari, so tanggalin mo na yan and try mo ulit i-separate yung male at saka female, then bigyan mo ulit ng magandang pagkain. Yun. Kung wala kang mga live foods dyan, or wala kang tawag dito, mga kitikiti, dapnya or chubby, so bigyan mo na lang ng dried chubby fix, or pwede rin decapsulated, or pag wala talaga, doon ka na lang sa PO1. Basta condition mo lang sila guys, yung gawin mo sa tank ng male at female, wag ka muna mag water change dun sa mga tank nila, saka yung mismong tank nila. Kumbaga magsisit ka ng breeding, lagay natin next week or 5 days from now magsisit ka ng breeding. So sa tank ng male at saka sa female, wag ka muna mag water change dun. Kumbaga yung tubig nila is ganun pa rin, so stagnant mo muna yung tubig na within 5 days. Kasi yung mangyayari guys, pag nagsit ka na ng breeding kinabukasan, 'di ba? Bagong-bago yung tubig. Yun. Preskong-presko yun sa pakiramdam nila, then yun yung time na minsan kahit hindi pa ready to breed yung ating mga isda, nagbi-breed na sila. Yan, kasi minsan mafi-feel nila presko, parang hanggaan sa pakiramdam. Yun. Pero may time din kasi minsan guys na kumbaga yung pag-water change natin is every other day. Yan. So parang ano na sila, kumbaga parang tawag dito, na-adapt na nila yung tubig na palaging presko. So pag na-transfer na natin sila sa breeding tank na bagong tubig, parang hindi na bago sa pakiramdam ng ating mga glowfish tetra. Kaya minsan yung ginagawa ko guys, pag mayroon akong sit na breeding next week, so yung tank hindi ko yan minsan pinapalitan ng tubig. Pero before yan guys, baka magtaka kayo. Before yan, so 1 week before, kumwari, babanatin ko yan ng live foods. So pag magbanat ka ng live foods, need mo talaga ng water change every day pag live foods. Yun, kasi ano talaga yan guys, kumbaga mataas yung porsyento na kapitan sila ng bakterya, din mamamatay yung mga alaga natin. So yung diskarte naman dyan, yung ginagawa ko, so babanatan ko yan ng lagay natin 5 days, banatan mo yan, live foods talaga, live yun. Tapos pag nakita mo na bumilog na yung siya ng glowfish mo, then yung male mo napakaganda na ng condition,
So in sa pang limang araw guys, mag-stop ka na, kumbaga pang anim na araw, stop ka na ng feeding ng live foods, then mag-start ka na ng PO1. Dun sa pag-start mo ng PO1, huwag ka na mag-water change. So magbilang ka ng 5 days para yung tubig dyan is magiging kumbaga old na siya. Pagdating ng 5 days, so old water na siya, kumbaga ganun. Tapos pagka 6 days, isit mo siya breeding. So pag nasit mo breeding kasi guys, pag 6 days kumbaga ganun, bago yung tubig, manibago sila. Kumbaga bago sa pakiramdam nila, ganun. So presko sa pakiramdam nila. Yun, may time yun, may malaking porsyento na magbi-breed yung ating mga glowfish tetra. Compared dun sa every day or every other tayo nagwa-water change, minsan na-adapt na nila yung kumbaga sistema na ganun. So hindi na bago sa kanilang feeling na, ay panibagong tubig na naman. Na-adapt na nila yan. So try mo guys, huwag mo muna i-water change ng 5 days. Then, bagong tubig, salang mo agad. Yun. May posibilidad talaga na mag-breed. Pero pag wala talaga guys, ibig sabihin baka hindi type ni male yung female natin. Yun. O, yan yung time na siguro maghanap ka na ng panibagong male. Yun. So, dun naman guys na nagtanong pag kung yung malaki chan is female. So, yes guys. Pag yung tetra mo is malaki yung chan and mabilog, yun yung female. So, yung male natin, hindi lalaki yung chan. Siguro, hahaba lang yung male natin, pero pag tinignan mo yan, manipis yung chan. Kahit pakainin mo yan na pakainin, makikita mo yan, medyo uumbok yan, konti yung bili niya. Pero after nyan, kinabukasan, babalik ulit sa normal na, kumbaga, ninipis ulit yung chan niya, guys. Pero yung female natin, once na naka-produce na ng egg sa chan nila, pakainin mo man yan o hindi, kinabukasan, ganun pa rin yung postura ng chan nila. So, yung sagot dyan, yung female is malaki yung chan. Yung male natin is manipis lang. So, doon naman guys, about sa mga natutunaw pa rin yung fry hanggang ngayon, try and try nyo lang ba, guys, is makukuha nyo rin yan. So, yung gawin nyo, pag first nyo try na ganun yung nangyari, so second try, so ibahin nyo na. Ibahin nyo na yung setup nyo. Kumbaga, yung fry nyo, natunaw nung first breeding nyo, so mayroong mali dyan. Siguro maraming baog at maliit lang yung tank nyo. So yung, pag maliit yung tank natin, tapos 50% yung baog or 60% yung baog dyan, so may possible talaga, posibilidad talaga na maglabo yung tubig. Pag once na lumabo yung tubig natin, matik, fry natin is matutunaw or mamamatayan sila guys. Hindi nila kaya yung amoy. And isa pa, once na pag nag-hatch na yung mga glowfish fry natin guys, iwasan talaga natin mag water change or magpapasok ng panibagong tubig. So hindi nila kakayanin yan guys, and matik, mamamatay ulit yung ating mga glowfish fry. So dapat pag nag water change tayo, antayin nyo na lang maging 2 weeks. Sigurado yan guys, hindi naman madadali yan. So doon kayo mag water change. So wag niyo nagalawin kung nag-hatch na yung mga tank niyo. So hayaan niyo lang sila guys. Hayaan niyo na lang, and tingnan niyo lang pag naka-free swim na. So bigyan niyo ng infusoria or BBS. Yun, bigyan niyo. Pero pag palagay niyo na naka-free swim na, hindi pa naka-free swim, tapos ginalaw-galaw niyo pa yung tank, wala yan guys, matutunaw at mamamatay yung ating mga glowfish fry diyan. Yun. So medyo malapit-lapit na tayo guys sa ating pupuntahan. And ano pa yung mga question dun na nabasa ko ba? And about naman pala guys sa mga plants na gamit ko dun sa aking aqua, so mga low tick lang lahat yun guys. So ang aking mga carpeting dun is, so yung carpet ko dun guys is dwarf sagittaria, yun yung pinaka carpet ko. Then gumagamit din ako ng isang carpet, yung pergweed, pero yung ginagawa ko is tinitrim ko lang siya para hindi siya tumaas. Yun. Tapos yung tawag dito, jungle balisneria, yun yung pang background ko sa likod. Tapos mayroon din akong ginamit na guppy grass. Yun. Tapos strecta, yun lang yung mga gamit kong plants. Pang low tech lang lahat. Ayoko gumamit ng mga high tech na plants kasi mataas din yung, kumbaga mataas din yung maintenance natin. So doon lang tayo sa low tech na kahit umulan man tumaraw, so ganun pa rin yung itsura. Kasi pag nag high tech tayo guys, tapos hindi rin natin mabibigyan ng tamang
pag-alaga. So wala rin, malalanta at malalanta, malulusaw yung plants natin. So sayang yung bili natin ng plants. So bumili ka na lang ng pang low tick kung hindi natin maaalagaan o hindi natin mabigyan ng CO2 yung mga plants natin. Yun yung technique natin dyan, guys. Doon naman sa water ko na hindi pa rin naninilaw ang kahit na direct sunlight siya. So fully cycle lang yung aquarium ko, guys. So kaya hindi siya nagninilaw or nag-green water. Yan, kasi pag yung aquarium natin bagong setup tapos ibabad natin siya sa init, so matik talaga, 1 week magiging brown, then magiging green na yan yung tubig. So yung technique mo lang dyan, pag bagong setup yung aqua mo, so maintain mo lang every 3 days or every other day mag water change ka 20 to 30%, hanggang ma-reach mo ng 1 month na kumbaga ano na yung system mo, fully cycle na. Lahat sa loob is gumagana na, yung plants mo buhay na, so may mga good bacteria ka na, so yun na yung time na hindi na siya maninilaw or mag-green yung tubig ng aquarium mo, guys. Yun, so malapit na tayo, guys, sa series terminal or sa bus terminal, so dito na lang tayo dadaan, kasi pag dun tayo ano tayo dun, kumbaga counter flow. So dito mayroon ditong daang, mayroon ditong, so dito mayroong sikreto na dinadaan, and then malapit ka lang makapunta dun. Yun. So sa mga taga dito sa amin, so alam niyo to kung saan yung dinaanan ko. Napaka ano to. Kumbaga pag may huli dun sa kabila, dito kayo dumaan. So mas safe kayo dito. Ganun lang. So yun na, guys, matatanaw natin yung bus terminal. So sana yung makukuha natin, so yung makuha nating koi ngayon, yung pinaship ko, sana safe lang sila, kasi 5 PM sila kahapon umalis, then arrival nila dito sa amin is 9 AM, so sobrang haba ng travel. Yan, so balikan ko kayo, guys, mamaya. Andito na tayo, guys, sa Ceres Bus Terminal. So 9 AM yung arrival ng ating shipment, so advance tayo ng 30 minutes, so at 8:30 pa lang ngayon. Mas mabuti na yung mauna tayo kayo kumpara sa mahuli tayo, kasi excited ako sa panibago kong breeder na koi, guys. Sobrang ganda niya, promise. So ito na, guys, is binababa na nila ni Manong or ni Kuya. Yan. So marami rin mga shipping dito, pero karamihan is mga bulaklak, tsaka pati mga bisikleta. Ang dami padala rito sa ilalim, dito sa storage box ng bus na to. Pero yung sa atin, andun pa sa pinakaloob-looban. Yan, antayin lang natin sila, guys, na ibaba nila. Then, super excited na sa panibago nating, kumbaga, capital na naman, yung breeder natin. So, gagamitin ko to, guys, for breeding para, ayun, maganda yung material natin. So, mas maganda sa mata ng mga kahabi natin dito. And, yun, para mabilis tayo makabenta ng koi. Koi fry. Yan. So, ganun lang, guys, pag merong pag mayroong naipon konti, so invest ng panibagong kumbaga, at upgrade tayo ng panibagong breeder. Yun, so yung mga lumang breeder pwede natin yan i-out, so convert na convert natin tapos upgrade tayo ng breeder. So ito na, guys, dalawang carton yung ating shipping. Yan. So ito yung laman is Showa and Karashi. So yung isa Sankey. So yung Sankey natin is nasa siguro nasa 65 or 70 cm. Yan, dyan. So ito, guys, kakauwi lang natin sa bahay. So excited ako magbukas ng carton sa ating mga panibagong material. So super excited ako, guys, na makita sila in personal, kasi sa video lang natin ito makikita and picture pag nagtatransaksyon tayo. Yan, pero ngayon is hawak-hawak na natin. Yan, so super excited. So yan, so healthy sila, guys, and buhay sila. So super thankful tayo dito sa isang carton. And bubuksan natin yung pangalawang carton. Andito yung Sankey natin, na ito yung pinaka paborito. Kasi sobrang laki niya sa personal. So sobrang laki nito, guys, mamaya papakita ko sa inyo. Yan siya, sobrang laki nito, guys, in person. Sobrang ganda niya. So mamaya ibabawal natin para makita nyo. And marami na naman tayong maaakit nito dito pag may gumala. So yan, adapt muna natin, guys, kahit 5 minutes lang para ma-acclimate natin yung temperatura. So yung bus mainit, so dito sa akin malamig, dapat pareho natin yung temperature. Ito na siya, guys. So anong masinyo dito sa panibagong material natin? Yan.
Sobrang ganda niya, female Sankey. Yan, sobrang ganda niya guys talaga sa personal. Sobrang ganda niya. Tuwang-tuwa ako dito. And meron pa tayo ditong Showa. Ito siya, yung Showa. Yan, maganda rin. Sobrang ganda niya rin. Ito yung female natin, Showa rin siya. So more on female yung kinuha ko guys, kasi meron ako mga male dun sa pond. So kailangan ko ng female para marami tayong ma-breeding. Yun, ito naman ang Karashi is male siya. Yan, kasi ako hindi ako nag-order nito. So si partner, gusto niya lagyan ng kulay gold or kulay dilaw yung pond. Yan. So sobrang ganda ng condition nila guys, kasi sinet namin ng shipper ko na kung maaari is ilagay sa isang plastic yung isang koi. So yung dalawang maliit pwede isama. So wag lang sila isamang tatlo sa isang plastic, kasi baka crowd kasi yung lalaki na nila. Yun, so far guys, masaya tayo kasi safe yung koi natin. And can't wait. So hindi tayo parang hindi ko namantay na ilagay dun sa main pond, pero wag muna. Wag muna guys, stays muna 1 week bago natin siya ilagay dun. So condition muna natin. So tanggalan natin ng mga parasites sa katawan nila para safe pag nilagay natin dito sa ating main pond. Yan. So dito natin siya guys para ilagay, para dagdag attraction sa mga pumupunta dito. So that's all for today's video guys, and thanks for watching again, and don't forget to subscribe.